Bumapalo na sa higit 1,000 ang average daily COVID-19 cases ayon sa Department of Health. At sa harap ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso, ang tanong ng publiko ngayon, iiral pa rin kaya ang alert level system sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Marcos? Ang kasagutan mula sa setro na balita ni Mela Lesmoras. Sa ilalim ng bagong administrasyong Marcos, tiniyak ng Malacanang na mananatili pa rin isa sa mga prioridad ng pamahalaan ang pagtugon sa mga epekto ng COVID-19 pandemic. Sa pinakabagong datos ng Department of Health, pumalo sa halos 7,400 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa mula noong June 27 hanggang July 3 at mayroon na tayo ngayong 1,057 daily average cases na kung tutuusin, 60% mas mataas mula sa naunang datos bago ito. Kahapon sa flag-raising ceremony ng DOH, iginiit ni Health Undersecretary Lilibet David na bagamat wala pa silang bagong karihim, patuloy naman ang pagserbisyo ng kagawaran lalo na para sa isang healthy Pilipinas. Nakaabang na rin naman sila kung sino ang bagong mamumuno sa ahensya at handa silang makipagtulungan kung sino man ito sa ngalan ng pagserbisyo sa bayan. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, batid naman ng Presidente ang kahalagahan ng paglulukluk ng bagong DOH Secretary. At nasa final evaluation stage na rin naman ang proseso sa pagpili ng mga natitirang bakanteng cabinet post. Only that they have to evaluate it very well and fully. The President is quite aware. And in fact, one of the priorities is managing the effects of this pandemic. So you must also understand that this is so important, they must look very closely and carefully at the candidates. Sa ngayon bilang pagtugon sa pandemic, mananatili rin muna anya ang umiiral na COVID-19 alert level system. Well, status quo tayo ngayon. We just continue with the current operational setup and then we will see what the recommendation of the new DOH secretary will be. E ang IATF-EID kaya na siyang nagpapasya hinggil sa mga COVID-19 policies sa bansa, mananatili rin kaya? Sa ngayon kasi, what we're doing is everything is status quo. So we will also have to wait for the next Secretary of Health to make a policy recommendation on that. Mela Lesmoras para sa Bayan.